Lipstick. Pudpud nga kaka-lipstick mo. Kaka-retouch mo. Eh, ano ba pake mo? Ingit ka? Gusto mo lagyan din kita? Paganda ka ng paganda kay Arby. Kahit ikay mag-ubad sa harapan ni Arby, hindi ka papansinin noon. Paano mo naman nasabi? Malamang, best friend ako noon eh. Si Chelsea ang type noon, hindi ikaw. Yung kaklase natin laging tulog? Oo oh, naman, mabait naman yun ah. Si Chelsea, mabait yun. Mabait kasi laging tulog. Maganda nga, pero tindera naman. O ano masama sa pagiging tindera? Ano magugustuhan ni Herbie dun? Masama, masama ugali mo ha. Kamu tindera, hinahamak mo. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Uy, sir, oh, good afternoon, class. Good afternoon, sir. Nagawa niyo na ba yung mga assignments niyo? Yes, sir. Pero malamang si Chelsea hindi nakagawa yan kasi sure akong natulog lang yung magdamag. Yan o, may hangover pa sa alto. Barbara, ang init na naman ang ulo mo kay Chelsea. Wala namang ginagawang masama sa iyong tao. Ah, basta sir, ayoko sa kanya. Tsaka, halata naman naming favorite na siya eh. Kapag nga siya natutulog, hinahayaan nyo lang imbis na pagalitan. Tapos kapag nagbebenta siya ng kung ano-ano sa classroom, kayo pa yung unang bumibili. Eh ano naman, kung bumibili siya ng paninda ni Chelsea. Ako nga eh, gusto ko mabilin lahat ng paninda niya eh. Okay, class. Dismiss. Oh, Chelsea. Anong ginagawa mo dito? Di ka pa umuwi. Anong oras na? Eh, nawawala kasi yung wallet ko eh. Eh, nandito lang po yun kanina, sir. Dito ko lang nalagay yun. Sure po ako na nandito yun eh. Sigurado ka ba? Saan mo nalagay? Dito, sir. Bago ko, nung nagsiyara ko, eh, nandun yung pambili ko ng gamot ng nanay ko, sir. Ano nga? Ganun ba? Sandali. Meron akong naitatabi dito, natira sa bonus ko. Naku, sir. Huwag na po. Ang dami nyo na po naitulong sa akin. Paano mo na to? Pambili ng gamot mo. Sige na, ng nanay mo. Sigurado po kayo. Kuhanin mo na to. Oh, sir, salamat po ah. Ako, babayaran ko na lang po to agad-agad pag nabenta ko po yung mga paninda ko bukas. Bibigay ko po agad sa inyo to. Pasensya na po talaga. Huwag na. Ako, sir, hindi. Ang dami nyo na po naitulong sa akin. Okay lang yan. Huwag ka na mahiya sa akin kasi dinaras ko rin yan. Po? Paano pong dinanas nyo? Oo. Nung nag-aaral pa rin ako noon, eh, kinailangan ko rin magtrabaho nung gabi. Dahil kinabukasan, para may pangkain kami ng mga kapatid ko. Pambaon ko sa school pag pumapasok ako. Kaya pala. Alam mo, natutuwa ako sa'yo, Chelsea, kasi nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Kaya wag na wag kang mahihiya sa akin, okay? Alam mo, meron akong isang teacher noon na nauunawaan din ako. Pay it forward, sabi nga sa akin ni teacher. Ako, kaya po pala, ganyan kayo kabait sa akin. Lahat ng itinda ko dito sa school, pinapakyo ninyo. Maraming salamat, sir, ha? Ayaw mo na yan. Basta isipin mo na lang na papasko ko na lang sa'yo yan. O kaya, di kaya sabihin natin na pay it forward na lang din. Oo naman, sir, gagiyahin ko kayo. Naku, thank you po. Lang ano man.
Ano sir, uuwi na ako. Bibili pa ako ng gamot ng sige, nanay. Sige, baka inaantay ka sa inyo. Salamat po sir. Abay po, ingat po kayo. Sige, ingat ha, ingat. Hi. Bakit? Himala. Absence is Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Lahat na lang pinansin mo eh. Uy, sir, tumig na kayo. Sir. Oh, good morning, class. Morning, sir. Teka, asan si Chelsea? Sir, baka po natutulog pa o kaya nagtitinda ng isda sa paligid. Ayaw nga pala. Baka may nakapulot sa inyo o nakakita ng pitaka ni Chelsea. Andun daw kasi yung pinagbentahan niya ng ilang araw. Hala, si sir, nagpapaniwala doon. Baka naman gawa-gawa niya lang yung kwentong yun para magkapera. Hindi. Andun ako nung araw na yon na hinahanap niyo yung pitaka niya na nawawala. Aba, si Sleeping Beauty, artista na. Barbara, hindi ko na nagugustuhan yung mga sinasabi mo tungkol kay Chelsea, ah. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong yon. Kaya wag na wag makuhusgahan yung tao. Alam nyo, si Chelsea, napupuyat yon dahil sa pagbabantay ng nanay niya na may sakit. Kailangan niya magtinda sa school para may pangkain siya sa mga kapatid niya na maliliit. Alam nyo, hindi madaling maging breadwinner. Hindi katulad mo, Barbara. May mga magulang ka na pwedeng tustusan yung mga pangangailangan mo. Sir, sorry po. Hindi ko naman po alam na may ganun pong sitwasyon si Chelsea. Ako po kasi yung kumuha ng wallet mo. Ano? Bakit mo ginawa yun? Sir, naiingit po kasi ako sa kanya eh. Kala ko po kasi favorite niyo siya, tapos yung taong gusto ko, gusto siya. Sino kayo magkakagusto sa'yo? Eh wala kang awa sa kapwa mo. Grabe ka. Maghahanap buhay ng maayos yung tao, tapos gaganamin mo. Oo nga. Gaganamin mo, bites mo na eh. Oo nga. Sir, good afternoon po. Sorry po, nalilang ako. Pumasok, pumasok. Chelsea. Po. May gusto daw sabihin sa'yo si Barbara. Ano ba yun, Barbs? Chelsea. Gusto ko lang sana mag-sorry sa'yo sa mga ginagawa ko masama sa'yo. Ano ka ba? Sanay na ako sa'yo. Kahit ganyan ka sa'kin, kaibigan pa rin naman turing ko sa'yo. Yun na nga eh. Kaibigan ng turing mo sa'kin, pero ginagawan pa rin kita ng mga masasama. Teka, ano ba ibig mo sabihin? Chelsea, ako kasi yung kumuha ng wallet mo. Ah, nasa'yo pala yan. Naku, buti na lang binigyan ako ni sir kagabi ng pera. Andito kasi yung pambili ko ng gamot ni nani. May sakit kasi si nanay. Kung di ako binigyan ni sir ng pera, baka napano na yung nanay ko kagabi. Sorry ha. Hindi ko na uulitin. Alam mo, naintindihan naman kita. Pero, ayun nga, sana huwag mo nang ulitin kasi alam mo kung di ako nakabili ng gamot, malamang di talaga ako nakapasok ngayon, nasa ospital kami ng nanay ko. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa'yo eh. Alam ko na kung paano ka makakabawi. Bumili ka na lang ng paninda ko. Kasi minsan di ka po bumili sa akin eh, sa lahat ng classmate natin dito, ikaw lang di bumibili sa akin. Sige, bibiling ko na lahat yan. Talaga? Thank you. Oh, Peggy naman kami niyan. Thank you. Pagkatapos niyo ako asar-asarin, tapos manghihihi kayo. Uy. Salamat. Ah, hindi pa din. Ate, tapos pala mo, okay na. Manghihihi ka na nga. Oo na! Happy, happy!